Good morning guys, and welcome to my channel. Ngayong araw, gagawa tayo ng tutorial ng stopwatch gamit ang C#. So, nag-prepare na ako ng form dito or project at nilagay ko siya sa name na stop_watch. So, i-remove natin tong text dito. Tapos, i-set natin ito sa center screen. Next natin gagawin ay 300 by 400 natin. Or ganyan na lang. Okay. Ang next natin gagawin ay i-set yung border style niya into fixed single, saka yung control box to false. So ganyan yung magiging appearance niya. At mag-a-add tayo ng 4 buttons. So, sa bottom 1, ininame natin siya as start_bot. Then, next natin gagawin ay i-set natin yung flat style niya into flat, and papangalan natin siya from bottom 1 to start. So these buttons, ito yung magko-control ng ating timer. So, i-copy natin siya. Tapos, paste. Gagawa tayo ng 4 na buttons. So, yan. Ngayon, since na nalagyan natin ito ng pangalan, ito naman ay ininame natin as lap. Tapos, i-change natin yung name niya to lock. Ito naman, ang third button natin ay ang stop button. At ang last button, ang fourth button, ay ang reset. So, ganyan siya. Once natapos natin siya, maglalagay tayo ng isang list box. Sa list box, dito magre-record lahat ng lap time. So, yan. Ganyan siya. Tapos, let's change this to lemon chiffon. Okay. Then, next natin gagawin ay mag-a-add tayo ng label. So, paano lumalabas ng toolbox? Just press the Ctrl, Alt, and X. Then, hanapin natin yung label. Yan. So, i-change mo natin siya sa text ay sa size niya.
Let's change this to consolas. Then yung size niya ay 80. Okay. And then pangalan natin to as LBL time. The flat style to flat. Tapos yung text niya, ilagay natin as timer 00 yan. So, ilagay natin siya sa gitna. Okay. So, ganyan, parang ganyan yung magiging ano niya, appearance. To Microsoft Sans, papunta sa consolas. Para match siya doon sa timer. Tapos, siguro lakay natin yung text size niya. From 12, I guess. Or 11 na lang siya. Yeah. So, kapag nirun natin siya, so, while running, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout kay Irish May Pasado, Ian Busti Guzman, at Jelay Tangidig. Shoutout din kay Ronald Jimenez, at Jan Vincent Barnakea. So yan, kailangan nyo muna siyang isave guys para mag ano siya. So meron ng start, lap, stop, and reset. Yung start, i-start na yung time. Saka yung lap, kapag pindot mo to, magre-record siya dun sa list box. Kapag pindot mo yung stop, mag-stop yung time. Then, yung reset. Yung reset, ang pinaka main purpose niya is to reset the time. Saka yung mga na-lap na time. Okay. So, once we're done sa layout, nanggalin muna natin to. We'll proceed sa coding. Pero bago yung mag-add muna tayo ng timer pala. So, yan. So press F7 para makita mo yung time, yung code. So, kung mananatis nyo, kapag pinutun na yung control, out, X, wala siyang lalabas. Kasi nasa coding part tayo. So, yung toolbox is for drag and drop designing lang siya. So here, gagawa tayo ng method para i-an niya yung time. So, let's name this system the diagnosis, the diagnostics, tapos stopwatch. Ayan. So papangalanan natin to as stopwatch na maliit. This equals to new stopwatch. Yan. Okay.
So, back tayo sa design, pinutin natin itong start. Pero bago yun, ito. So, dito, gagawa tayo ng time span na variable. Time span lap is equal to stopwatch. That tapos yung label natin that text is equal to seconds lap that milliseconds. So ibaba na lang natin to. Yeah. Okay. So ito yung hours, minutes, seconds and milliseconds. Ngayon, ang gagawin natin ay from start button, magkocode tayo ng timer1.start